Si Mike Defensor, tinanggal ng chairman ng Committee on Public Accounts. Ngayon, tinanggal na doon sa mga vice chairman. Pero si Marcoleta, buti lang kaibigan din natin ito. Si Congressman Marcoleta, hindi tinatanggal. Nababakla na yata si Velasco kay Mike Defensor. May tanong ko lang, ano bang nangyari sa Congress? Bakit ba madalas pinanggigigilan ni Velasco si Mike Defensor? Nababakla na yata si Velasco kay Mike Defensor. Ah? Ang dami-dami ng congressman, bakit si Velasco, si Mike Defensor ang pinahirapan, tinanggal sa mga posisyon? Anong meron dyan, partner? Mike, alam mo naman, Mike, politika, na-identify naman, Mike, si Congressman Mike Defensor na talagang kaalyado ni dating House Speaker Alan Peter Quijano. At sa mga nagdaang araw, Mike, panay yung banat niya, Mike, sa liderato ni Speaker Lord Alan Velasco. Huling banat niya is yung pensyon ng AFP at PNP personnel na tinapyasan ng 20 billion peso sa ilalim ng pamamahala ni Speaker Lord Alan Velasco. Lahat na yata, Mike, ng vice chairmanship at naunang tinanggal yung chairmanship ni Congressman Mike Defensor ay tinanggal na sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pero naunang sinabi ni Congressman Defensor na meron man siyang posisyon o wala, ay patuloy siyang magsasalita at ipaglalaban, Mike, yung mga isyong malapit sa bituka ng mga Pilipino. Mike? Okay lang yan. At yun naman yung paninindigan ni Congressman Mike Defensor. Kakaiba talaga yung nangyayari sa speaker ngayon at saka yung Kongreso. Ewan ko ba? So, bahala ng taong bayan sa kanila. After all, sila'y kinatawa ng taong bayan na rin ang mag-decide sa kanila kung anong gagawin sa next election. Di ba, partner? Mike, tama ka dyan, Mike. Ngayong mga panahon na ito, Mike, ito yung mga crucial. Kasi nga, ang mga kalalabasan ng issue, Mike, ay pagbabasehan ito sa paparating na filing, Mike, of candidacy ngayong October. At next year, Mike, election na, so talagang masigla yung political season sa ating bansa. Mike? Thank you, partner. Thank you, MJ Mondejar. Itong ginagawa kasi kay Mike Defensor, baka gusto ni Speaker Velasco na mawala na sa Kongreso sa next Congress si Mike Defensor. O baka gusto niya maging senador na si Mike. Di ba? Kasi itong ginagawang ito kay Mike Defensor, lalo lang niyang pinaaangat si Mike Defensor eh. Lalo pinasisikat. Kasi yung sympathy ng tao nasa kanya. All over the Metro Manila o buong Pilipinas, isama na natin ang OFW. Ah, dahil nalalaman nila na parang personala na. Eh kasi si Mike Defensor ang nagtatrabaho. Pero ito yung isang, ito hindi intriga, ito aking sariling observation. Di ba ang dami ng tinanggal ni Velasco nung siya mag-take over na speaker? Nandiyan si Alvarado, tinanggal niya ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Si Dan Fernandez, deputy speaker. Si Abo ng Batangas, kababayan ko, tinanggal din, deputy speaker. At saka marami pang ibang tinanggal dyan. Si Mike Defensor, tinanggal ng chairman ng Committee on Public Accounts. Ngayon, tinanggal na doon sa mga vice chairman. Pero si Marcoleta, mabuti lang kaibigan din natin ito. Si Congressman Marcoleta, hindi tinatanggal. Deputy Speaker yan. Kung inyong makikita sa mga hearing, minsan mas matapang at mas magaling pa. O pares ang galing na, pero mas matapang, mas matindi yung ginagawa ni Deputy Speaker Marcoleta kay Mike Defensor. Bakit gigil na gigil si Speaker kay Mike Defensor pero hindi makapanggigil kay Marcoleta? Anong meron? Takot ba siya sa sagip party list? O hindi siya takot sa anak kalusugan party list? Kasi si Mike Defensor, anak kalusugan party list. Si Marcoleta, sagip party list. Pareho lang silang party list. Ay bakit si Mike Defensor ang binubugbog? Again, baka gusto nga ni Speaker na huwag na silang magkasama sa next Congress. Baka nga gusto niyang maging magpunta na sa Senado si Mike Defensor. Parang ganun. Ha? Pero ayaw kong sabihin, mapag-aralan lang ninyo, itinatanong ko. Meron kong alam eh. Pero hindi ko muna pwede sabihin. May dahilan kung bakit hindi nila magalaw si Marcoleta. Mag-PM na lang kayo sa akin. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ha? Hindi ko pwede sabihin sa television ngayon. Sa susunod na araw siguro, pwede kong pag-aaralan ko kung pwede kong sabihin. I-PM na lang po ninyo ako, yung ating mga followers. Magtanong lang kayo sa akin, sasagutin ko yan. Pero sa television, hindi po. Bakit hindi niya magalaw si Mike, si Marcoleta? Rodante Marcoleta, Deputy Speaker yan ha. From day one, yan po yung napaka-active.
sa mga hearing noong nakaraang taon at hanggang ngayon. Talagang grabe ang kanyang mga expose at mga investigasyong ginagawa. Talagang laglag sa upuan ang mga iniimbestigahan. Parang katulad din ni Mike. Bakit nga si Mike ang kinakainitan? Si Tukayo. Di ba yan ang tanong natin? Okay? So, may malalim po dahilan. Parang takot yata ang speaker kay Marcoleta pero hindi takot kay Mike Defensor. Naloko na. Okay? So, yung pag-aralan ho kung ano ang nasa likod dito mga galawang ito. Ha? Pera-pera lang ba ito? Kapangyarihan ba ito? Oh, personalan na talaga. Ayaw ko sa kanila. Pero ang problema, tayong taong bayan po ang market eh. Tayong taong bayan ang pinagsisilbihan dapat nila. Dahil sila ay kinatauan natin sa Kongreso. Yung mga congressman, district congressman, kumakatauan yan sa taong bayan. Yung mga party list congressman, nationwide yan, kumakatauan sa taong bayan. Nagtatrabaho naman sila, hindi naman lahat. Pero inuulit natin, halos 300 ang congressman eh. Bakit si Mike Defensor ang pinanggigigilan ng speaker? Kaya speaker na binabanggit ko, wala namang ibang pwedeng mag-decide ng pagtanggal sa posisyon kung hindi speaker lang. Hindi pwedeng gawin yan ng secretary. Hindi yan pwedeng gawin ng deputy speaker. Hindi yan pwedeng gawin ng majority leader. Ang gagawa lang ng pag-relieve, pagtanggal sa nakaposisyon, speaker of the house. Yun lang yun. Kahit tahimik si speaker, pero hindi naman siya pwede mag-deny. Hindi mawawala si Mike kung hindi siya ang nag-approve niyan o siya ang gumawa niyan. Yun po yung kalakalan sa ating Kongreso. Kahit sa Senado ganun, hindi mo pwedeng tanggalin yung isang senador sa posisyon nang hindi alam ng Senate President. Senate President ang nag-a-approve niyan o siyang gumagawa niyan. Ganon din ang Speaker. Ayan, okay? Diba? Aiwan ko sa inyo. Sige, bahala kayo. Ha? At ito hong papalapit na nating eleksyon, diyan natin malalaman kung sino ang makakabalik sa Kongreso at kung sino ang makakabalik sa Senado o pupuntahan ng ating mga politikong ito. Taong bayan pa rin ang magdi-decide. At ngayong nangyayaring ito, gising na ang taong bayan. Kaalyado ba ng gobyernong ito si Velasco? O ano ang kanyang mga pananaw at tingin sa nangyayaring ito? O gusto ba ninyo na wala na tayong marinig? Itigil na talaga ang investigasyon kahit na in aid of legislation. Pero hindi naman pwede ano ho? Kasi ang paggawa ng batas, kailangan may public hearing. In aid of legislation, ang oversight function ng Kongreso ay intact yan, hindi pwedeng wala. Ano ba ang oversight na tinatawag? Yung kanilang mga ginagawang batas, kailangan nilang bantayan kung tamang na ito nasusunod. Nagagawa ng executive department o sinusunod ito ng lahat ng ahinsya ng gobyerno at ng mga pribadong sektor. Kasi ang batas ay batas ng buong Pilipinas. Hindi ito batas lang para sa gobyerno, local or national. Lalo na po yung inaproban sa Kongreso, yan ay batas ng lahat ng Pilipino. Kaya kahit private sector ay pwede nilang i-oversight kung ito ay sumusunod o hindi sa mga batas na ginawa ng Kongreso. Yun ang kanilang authority. Yun ang kanilang power. Ito ba yung gustong patahimikin? Gusto na ba nilang itigil na ito mga ganitong gawain ng mga nagsasagawa ng investigasyon? Parang ang paggawa ng batas ay bulungan na lang? Approve without thinking? Ganun ba ang gusto mangyari ng kasalukuyang House of Representatives? Abay, hindi pwede yan. Malayo yan sa demokrasya. Malayo yan sa presidential system of government. At yan ay hindi sinasabi ng 1987 Constitution. Kaya ho, taong bayan nila ang bahala kung ano ang gagawin nyo sa mga taong ganyan.